Yan po yung gumagawa ng ano, ng tinapay, namunay. Si Esther ngayon, si Manoy. Inamasa ni Master. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Yan, tapos ganito yung ano, yung pagmamasa ng tinapay pag mamakina. Inamasa ni Master. Bale, tatlong sako itong gagawin namin, ano, tatlong sako na arena. Lalagyan na natin ng ano. Yan, ng mga ingredients. Siyempre, kasama tayo dyan pagka nagahalo na ng mata. Si Esther ngayon, si Manoy. Yan ang pangalawang master. Tuturuan tayo kung paano gumawa ng ano, ng munay. Ito yung mga ano, yung mga ingredients. Yan, kanya-kanyang gawa dito mga idol. Ayun oh, may nagmamakina. May naglalabas sa loob. Oh, may nagtatampay. Yan, pagkatapos doon, nilalagyan natin na ng tubig. Ayun oh. Ayan. Pagkatapos lalagyan ng tubig, lalagyan naman natin ng ano, ng atukal. Lalagyan pala ni Master Chef. Master Chef. Ah. Master Taridor. Ilan na? Isa pa lang. Ayan, yung minamasa naman dito ay ano, gagawing pandikoko, Spanish, tsaka ensaymada, tsaka donut. Ayan, yung minamasa na yan. Bale, meron na tayo dito ng ano, palaman sa pandikoko. Ayan, nahalo na natin kanina. Ayan, yung nyog na ipapalaman natin sa pandikoko. Ano master, ilan na yan? Yan. Tapos na lagyan ng ano, ng asukal.
mamaya hahayaan lang muna natin yan dyan. Mamaya na yan mamasahin ulit. Ayan, hahaluin pa pala yung ano, yung mga nilagay nating asukal sa ano, tutunawin. Haluin lang hanggang matunaw. Parang yung pag-ibig niya. Hinalo-halo. Kinatagalan. Ayun, natunaw. Mayroon pa dito, isa. Ayun, nag-gym. Okay na? Ayan, tapos ng haluin ni Second Master. Ayan. Tinunaw lang natin, tinunaw lang dyan yung ano, yung mga asukal ng mga lagay natin mga ingredients. Tapos mamaya na yan hahaluin. Lalagyan na naman ako. Margarine. Mamaya lalagyan ko yan ng margarine tsaka mantika. Tapos dito may minamasa pa dito yung mga lagay natin mga pandigo ko. Yan. Ito yung mga bakery boys. Ayan ah. May tropa pa tayo doon mga nagkakuha ng pandesal, oh. No tongket. Mga tropang texter. Ayan na, tapos na. Ang gagawin natin tapos ng masahin ni Master Butin. Yung master namin budin. Butin. Yan, gagawin na natin ngayon yan. Donut tsaka pandigo ko. Unahin natin donut. Isang daan po ang isang balot ang original na Pinoy pandikit. Kung pinakamatibay na pandikit ang hinahanap nyo, subukan ninyo ang original na Pinoy pandikit na gawang Pinoy na tinatangkilik ng mga Pinoy. Lalo na sa mga sapatos nyo, chinelas, sandals, bulutang, basag na postiso. Pwede rin sa bakal, kahoy, tiles, PVC, stainless, salamin. Lalo na sa mga tuklas na sapatos, patakan mo lang ng one side at hindi po umubulat. At kami hindi mga sapatos ninyo ay hindi po namumuti. Hindi kaya ng ibang pandikit. Ito, una isilogin natin pagka nagawa tayo ng donut. Isilogin muna natin. Ito. Sa mga walang siyuta dyan, sigurado magkakaroon kayo ng corridor sa pandikit na ito. Kaya bilhin na po kayo. Hindi sa... Kaya nagdapat ang ilong ngayon, Tanay. Hindi na magulong kayo. Diyan. Na Pinoy pandikit. Pinoy pandikit. Ito ang pinakamatibay. Punoy! Pundukot! Yan. Pagkatapos, pag nabilog na natin lahat, yan. Nabilog na lahat. Parang yung pag-ibig, binilog lang. Ayan, tapos bubutasan natin sa gitna. Ayan. Tapos, paikot-ikotin lang natin. Ayan na. Donut na yan. Yan, ganyan o, ganyan ang itsura niya. Walang pong pinipiling materialis, lahat kinakapitan. Ito rin ang pandikit na pwedeng pang-vulcanize. Dahil rubber rice po ito kapag natuyo. Ginagamit na rin ito ng mga buwan sa sapatos sa marikina. Lahat na gumagamit.
Ayan. Pagkatapos ng donut, pandikoko naman. Yan ang gagawin natin, pandikoko. Ito naman ang pandikoko. Ayan. Lalaparin natin. Pagkatapos, lalagyan natin ng nyog. Nyog na may tanayot. Nyog na may tanayot. Tapos, ganoon lang natin. Dagdagan mo, anong munti ng palaman mo ay? Oh, pandikoko na, wala ng palaman ay. Ayan, tapos na natin gawin yung pandikoko. Yan ang itsura niya. Mayroon pang vulkanis dito, isa o, ayan. Ayan, tapos na ito. Pagkatapos naman, ensaymada. Ensaymada tsaka Spanish bread yung ating gagawin. Oh? Pinoy pandigay! Huwagin po ta! Kayang takot niya yan! Oh, tibay talaga ni Master oh. Ginaganon-ganon lang oh. Ito rin ang pandikit na yan yung gagawin ngayon, ano, ensaymada. Pipit-pitin muna natin. Mawala siyota daw yan. Grabe naman yan. Oh. Yan, bibilutin muna. Ito naman yung gagawing Spanish bread. Siyempre, si Master pa rin yung gagawa niya, no? Lalagyan na ng palaman yung Spanish. Buntong mo, gulong! Kung pinakamatibay na pandikit ang hinahanap niyo, subukan ninyo ang original na Pinoy pandikit na gawang Pinoy. Nagawang Pinoy. Lalo na sa mga sapatos niyo, chinelas, sandals, monoblock, bearings ng motor, ceramic, PVC, salamin. Ito naman ang paggawa ng ensaymada. Ah, ensaymada. Ano pala? Spanish bread. Ibilutin lang. Sana all viral. Lalo na sa mga toklat ng sapatos.
datos. Matagal ko lang ng one side application, diyan ko lang ng 10 seconds. One side application. Yan ito naman ang paggawa ng ensaymada. Napalan ng YouTube channel mo yan. Saglit lang. Ensaymada. Una, binilot-bilot lang muna. Yan. Pagkatapos, gaganyan yan. Gaganyan gawin. Pilutin mo, tapos. Pilutin mo. Ay, pilutin mo, tapos. Pagkasan mo pa rin. Hindi sayang ang pera ng ang nahanap niyo. Pagkakalan niyo ang original na pera pa din ng nagawang Pinoy. Dami ang pagkiling ng mga Pinoy. Lalo sa mga sapatos niyo, chadillas, sandals, monoclap, bere sa luto, sirame, embroidery, basag na puskiso, pwede rin patal, kahoy, tiles, BBC, stainless, satin, lalo na sa mga tuklad ng sapatos. Ayaw ko na makialam dyan. May maganda dyan. Pag manood kayo mabuti sa kanilang mga ginagawa. Manood kayo para matuto rin kayo magluto ng mga tinapay, bake. Para matuto mag-bake. Tsaka pwede rin ninyong gamitin sa negosyo yan. Fiber home. Yes, okay na. Pagkatapos niyan, bibigyan natin.